And this is game 1 of a best of 3 series for the first match here in our group stage dito sa MSC. Sige, paring Chimbo, papakilala ko na para sa Pinas. Brand Esports, Coco ang gagamit ng Tams. Ribo ang gagamit ng Esmeralda. UG, Mage Dad as the cushion. Si Haring Haze ang gagamit ng Akai dito at si Pain ang Paramis. Meanwhile, on the blue side naman ay ang Geek Fam Squad. Too easy for JPP para siyempre sa Minotaur, Sorn, Onde, Kaja, Domius, Onde, Kedita, Ripo, for the Limard, at Fix para sa Claude. Maring imagine ha, isa si Fix ang pinaka-threatening na players, pinaka-threatening na, core. Na core, yes. Actually, yun ang kalakasan ng Geek Fam. Uulitin ko lang, maring Shibu, yung kanilang mga core plays and yung utility na hinahatid ng mga supports nila. Ang maganda sa kanila dito, yung mga cores nila, very flexible, Baring Shinbu. Pag sinabi natin flexible, ang lahat ng core heroes, kaya nilang i-play. Fix can do the offlane, pwede rin siya mag-mid. Dominus din, pwede sila mag-switch-switch, yes. Baring Shinbu. Mapapansin mo dito that the early game aggression is niche on mainly ng Brand Esports Squad. Sila kaagad ang unang sumundot para makakuha ng cut doon sa ating bottom lane side. And remember, nasa taas pa nagaling yan si Paramis. Paramis pare, wala kayang flicker. Correct, pero tignan natin dito, nagkapasokan na. Eto na, the ghosting technique. First blood mula sa Mage Dad, UG, getting it, Paramis. Si Too Easy, Bobby Trix, ang unang first blood ng ating MSC sa unang laban ng unang match ng group stage. Unang dugo, una pa sa first. Una pa sa first, Paramis Shinbu. And what's interesting dito, Paramis can actually block yung minion wave and get all those souls. The more souls na meron si Paring Pain dito, for those guys na hindi lang masyado pamilya kasi bago yung Paramis, di ba? Yung death timer niya, nalilesen. Oo, pero lalang yung death timer niya. Parang hindi rin namamatay. Para ka na kay Mortality. Yun na nga. Pero except meron ang damage kapo. Tulad sa Immortality, ayun na, nagsukuchi. Lumamit. Ghost Stampede, di ba? Oy, nakuha yung turtle! Dito ng Geek Fam Squad, sabay sunod kaagad. At may makaagad din naman ang mga member ng Brand Esports. Yup, it will be the Kaja going down to answer for by Geek Fam. Here with the Akai saying it will buy Boko din. Nagilamang Boko dito ng mga Geek Fam mismo. 3-2 sa laro natin. It's a bloodbath. Ladies and gentlemen, di pa tapos. Si Kuya Rebo, may swing-swing dito. Pero mukhang hindi sapat. All the bloodbath ay nasa side ngayon ng Geek Fam. Again, ang daming pwedeng mag-hit sa'yo. Rough waves and blazing duet combination in front of the Minoan's Fury, Kuya Shinbu. So, ang Brand Esports, kailangan nila mag-position ng maayos dito. Iwas dapat sila sa mga bala at sa mga patubig dahil ang Geek Fam, kung saan-saan nang gagaling yung damage. Kasi pati yung Phantom Steed, ay kung saan-saan din pwede manggaling. Oo. And the main thing I love, Baring Manjin, about this fight that is happening right now in your screen is these are two early game very aggressive teams. The interesting part lang ay onto the characterization nila. Yung Brand Esports, normally, pag nakikipaglaban yan, 4v5, killing sila. Si Coco nagpa-farm out. Pero this time, si Coco sumasama. Eh, alam natin nangyayari pag si Coco sumasama sa teamfight. Nabibitin ng farm. Kasi kahit nanonood ka lang stream ni Coco, hindi talaga sumasama yan. Kahit thesis, hindi sumasama yan. Kahit group project, kahit meeting. Sabi niya, bahala ako dyan. Sasama lang ako pag kailangan ako. Pag kailangan na magpa-print. Oo. Nagsasabit na lang. Oo, pag kailangan na mag-report. Ganun na. Pero ang mahirap dito, may replay ng teamfight kanina. Let's look into the replay. Makikita natin si Sorn dito. And look at that backline damage. Bula sa Rapwage at saka yung Blazing Duet. Yung umubos dito sa Brent. And op! At Preya, nakabuelo dun si Fix ha. Kahit hindi pa ganun kalaki yung damage output ng isang Claude sa laro natin. Napaka-impact na kaagad ni Fix dun pare. 4 assists, imagine that, out of 5 kills to both teams. Even though meron siyang bounty dito, di ba? Sulit pa din yung XP na nakukuha niya. And si Dominus, having the 3-0-1 question mula. Again, cores are real para dito sa side ng Geek Fam. And kung iisipin mo yung lineup ng Brand dito, all of the damage ay magmumula lang kay UG. Yes. Dahil sa burn. Kasi ang Esmeralda, yes, may damage, pero it's very passive. Passive-aggressive, Kuya Shibu. Kailangan niya pang lumapit. And the best way to counter up ng Esmeralda, you just kite her. Kite her with love. Yun lang yun. Kite her with love. Napigilan na rin yung Esmeralda dito. Supposedly, grabe mambuli sa early game ang Esmeralda. This is one of the weakest form ng Brand Esports. They're gonna be playing from behind on this one. Kahit isang teamfight lang yun, guys. Sobrang laki na nung lead na makukuha doon just because of that bounty hunter na emblems na available sa side ng Geek Fam.
Tingnan mo yung gold lead, 2k din nawawala. And yung turtle din, Kuya Shingu, yun din yung pinaka naging ano, naging kakaiba dito sa side ng Geekfam. Dominus having the fire burning on the dance floor emblem para dito kay Kuya Yuji, eh, napakasakit paring Shinbu. Kada tama nung mga bawat patama nung patubig may apoy yun. So tubig apoy, init lamig, magkakasakit ganun paring Shinbu. Ramdam binibate out nila mismo dito yung Minawan Fury, pero hindi pa rin pinakawakan pa rin. JBB yun na nga, Minawan Fury kaagad, pero on the punishment there is fix good follow up after the BMI towards the blazing duet. Pero on that time, isa lamang nakukuha agad. Ay, di, dalawa. Pre, ano, wala pala sa esports. Pero may Yuji. Papasok mag-isa dito. Nako, pinag-normal-normal. Ito ang trace na natin. Magpapasok ata siya dito ng Cult Artal. Op! Pero chillax lang, paring Pain. Oo. Pre, nakakay Coco ang baraha. Hindi na sumasama ngayon si Coco. Balik sa kanyang dating forma. Pero clearly, right now, Geekfam has the lead para sa larong to. Sabi ni Coco, it's time to return. Time to return. The comeback, ladies and gentlemen. Pero turtle na naman para dito sa side ng Geekfam. So, nako po, Kuya Shinbu, ha. Second turtle of the game, 3k gold lead and fix with 2 kills na. Napakahirap na nito kasi ang Claude at ang Kadita, napaka-mobile din. Hindi mo rin mauhuli kagad. Kasi yung si Dominus, pwede niya actually spam yung Rap Waves kasi hindi naman ganun katagal yung cooldown. Yeah, yappy. Yeah, especially on the item build para kay Dominus dito, no? Kapag yan, nagdagdag pa ng concentrated energy niya, eh talagang, you know, stacking with the Thalassophobia, ang daming outplay mechanic na pwede pa idala si Dominus dito, especially stacking on a KDA of 3-0-2. Then esports cannot afford on losing another teamfight. Tsaka parang hirap din sa Brene kasi who would initiate their teamfight? Si paring Haze at tsaka si paring Coco. Medyo madali nang maiwasan ang... si paring Ribu. Madali na maiwasan yung Hurricane Dance pero I spoke too soon. Kakasabi lang natin na ipinangka dyan dito. Nilabas na ang Count Artal. Kaya Shinbu, may rappers na magaganap dito sa bandang gitna. Pero feelings play Coco, Coco! Ko. Subog pumasok si Coco dito. Of course, activates na counter ng Inferno. At yan, nakipag-teamfight sila onto the ultimation ng Paramis. Doon na pabali ang mga membro ngayon ng Geekfam. Pero kita mo pa rin na lamang ang Malaysian squad natin dito. 10-3 onto the score. And of course, remember kung bakit na-counter yung Paramis ng Hardcore. Alam mo kung bakit? Bakit? Para fully ma-utilize mo ang Paramis, kailangan mamatay yung teammates mo. At pag namatay yung teammates mo, binauti hunter. Oh ng Geekfam dito. Ganun lang. Extra 10 seconds on the Count Art Altar, Kuya Shinbu, ultimate mula sa Paramis dito. And you want core heroes na sobrang sakit yung damage kung yun yung i-revive mo. Pero ang nangyari, si paring Haze ang unang nawala. And yung Hurricane Dance, bitin, Kuya Shinbu, yung follow-up for the side of Red. Okay, napaka-init ka agad dito sa group stage natin. Displacements toward Ripo. Trap na yan si Ripo. Dinalapas na may damo, pero may follow-up nga magagawin si Too Easy. Okay, ihinay si Too Easy. That's nice pick up mula sa Brent. Oh, tignan natin dito. Actually, parang napansin ko na si Pain ata magiging initiating factor dito for the side of Brent. Kasi they want the pull mechanic from Pain. The Shadow Stampede. Yeah. Tapos, papasok doon yung Falling Star Moon ni paring Ribo. Alam mo, tapos lahat ng damage papasok sa likid na. Yan nga, damage, kumbaga kakaiba talaga yung dinala. First game ng MSC. Nag-out of meta ka agad dito ang Brent. Mage, Esmeralda and Esmeralda and Lucian, all mini. Tapos may Paramis ka pa. Ibang klase yung naisip ngayon ng Brent Esports. Parang ibang Brent to eh, no? Pero nakita na rin natin to eh. Parang ano lang to eh, Beleric Estes combination. Napakadaming sustain for the side of Brent. They want to extend the team fights as long as possible, paring Shinbu, to have that resurrection. Kasi pag na-resurrect ka, 10 segundo ang dagdag sa'yo. Oo, laking bagay nun during team fight. Yung 10 seconds sa isang team fight, sobrang haba na nun. You could do a lot of outplays on that one. Pero remember nga, of the mid game, advantage na pwedeng magawa ng Geekfam, every kills goes for a bounty stat. Yap. Yun na nga, pari ko ay tatlo para dito kay Fix. 300 ang sa kanya. And looking at the items dito, Claude, now, probably going for the corrosion side for the Athena Shield to counter out Yuji. And again, Kuya Shinbu, may damage output ng Bren. Lahat na kay Yuji. Speaking of Yuji, there you go. Pinasukan na kaagad ang kaja dito. Too easy. Papasok, ladies and gentlemen. Yeah, tuloy pa rin sila. Habol si Ribo. Pero unang madidikit natin. Narilito kay Ribo tsaka kay Ribo. Too easy. Of course, they want a dead shot. And they want to get set it up by the Minowan Fury. Unang lumabit si Ace. Sumundun si Coco. There's a set up. Ribo ko in the barbiel. Medyo napamali ata ng pasok. Napamali ng agad si Kuya Coco on that one. One support
for a core hero para doon sa nangyaring clash, ladies and gentlemen. And magbaback na sana ang Brent Esports. Pero nice pick off mula kay UG dito. That was very fortunate kasi kung isipin mo, medyo nalugi sila doon. Pero dahil doon sa pick off na yon, shutdown para kay Fix, extra gold para kay UG, instant lightning truncheon parang Shinbu. Indeed. 11-6 paring manjin dito sa laro natin. And of course, Brent Esports is playing with their backs against the wall. Hindi pa rin biro yung zone na pwede magawa dito ni Too Easy. Alright. And of course, dahan-dahan. Kahit pa konti-konti lang ginitamaman dito Brent Esports sa may lapit. Kaya rest na setup on the main. Paramis also wants in. Using it and catch anyone because all they need to do on top of the Paramis ultimate is just to walk away. Pero gumamit sila ng reso dito. May magagawa pa ba si paring UG? Wala na, ladies and gentlemen. Wala na rin ang Paramis. Nice pick off mula sa Geek Fam, dahila, dakate ng ginto. Oh, napakasakit parang Shinbu. Yapi, baklas itong nangyayari ngayon against Brent Esports, yung Lord. Pero sumanala ng mga membro dito ng Geek Fam. Unang control ka agad kay Coco at mga puyat ang membro dito ng Brent Esports. Na pa, not surely this Lord will go on to Geek Fam unless a play gets casted. Pero not for too easy. Minowans Fury on point. Isama mo pa dito, triple kill. Esmeralda matitira at pinagno-normal-normal na siya. Geek Fam will now take the Lord. Audition, pre. Umaudition ng Brent Esports. Nag-audition, naghanap ng mga talent. Ayun ako, sinundan pa sa may habol dito mula kay Sorn Fix. Tries to go for the chase. He has the stacks of this. Oh, ayun ako, nataya pa. Na, ayun ako, buhay pa nakuha ng spell buff. Isang kalabit. Again, pare Koy, kapag 10 stacks ang Art of Thievery ni Claude, para ka nang naka-sprint. Oo nga eh. Ganon na ganon. Mas mabilis mga ata sa sprint yun eh. Oo. I-check in the replay. Kung papansinin natin ang replay dito, ladies and gentlemen, oh my G, Team Geek Fam, inisa-isa ang Brent Esports after the pick-off doon sa bandang top lane. At ang napakaganda pa, ang main target ng Geek Fam dito lagi, si paring UG. Oo, pre-game jitters, no? Mula dito sa Brent Esports, yung team na walang talo during the MSC 2018 ay ang una yatang i-introhan dito sa MSC 2019. The Lord already knocking in. Control onto the Akai. Of course, casted by the ultimate of Kaja dito. Basag na rin yung inibidong target. Doon sa may madababa. Aso si Pig sa pinakaloob. Oh my. Hoy, mukhang bitin nata. Tignan natin, napapalaban pa sila dito. Lord ang magiging main target, pero mega kill ang paring Lumord natin. Ako, tapos na ata ang gera. 21-7. Paramis may shutdown ng Claude. Pero ang Brent Esports dumidepensa pa rin. Isang base na lang ang natitira. Habang sina 2EZ4 Jeff, mag-go pa sa bandang top lane. Di na daw kailangan ni paring Repo. Sino pa ang tunay na Ri? Si Repo. Dahil one hit na lang dito. Ang side ng base, mga kaibigan. Monster kill para sa unang laban. Game number one will go to Geek Fam. Congratulations sa Geek Fam, ang unang panalo din sa